Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid nang lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sininod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tignan kung walang tubig. Palibasa'y laganap ang tubig, hindi makapaglip ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ito ng 7 araw. Si Noe saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang may buhay hanggang narito buo ang daigdig. Tagtanim, tagani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-lanig, tag-init, ang araw at gabi, hindi mapapatid." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod.
maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwing ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo na po ang lahat. Sama ni Jesu Kristo, kami ay liwanagan mo, at tutugon kami sa'yo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin nito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinagtityagaan at pinagpapasensyahan din ba natin ang pagdating ng Diyos at ng Kanyang biyaya sa ating buhay? Sa atin pong mabuting balita ngayon na may kaugnayan sa ating unang pagbasa, natunghayan po natin ang pagpapagaling ng ating pong Jesus Nazareno sa isang taong bulag. Subalit, ang pagpapagaling na iyon, no, hindi katulad nung iba. Kasi yung iba, kapag sinabi niya, ikaw ay magaling na, buong-buo yung naigagawad ng pagpapagaling. Agad-agad. Subalit, mapapansin natin na sa pagpapagaling na ito ay dalawang antas. No? Yung
naging proseso ng pagpapagaling ng Diyos. Unang hipo niya, may natitignan na malabo. Subalit sa ikalawang hipo, malinaw na ang kanyang paningin at nakakikita na siya ng lubusan. No? Mauunawaan natin ito kapag tinignan natin yung mga pagbasa natin noong nakaraang mga araw. Kung aalalahanin po ninyo at kayo'y nagsisimba ng araw-araw, o kahit ba nabasa ninyo ang mabuting balita ayon kay San Marcos sa kabuuan nito, no? Ang sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad, hindi nyo pa ba nauunawaan? Nakikita nyo mga milagro, pero ang naiisip nyo pa rin ay dumating ako rito para magtatag ng kaharian dito sa lupa. Isa ako sa mga pinadalang propeta na sa isang banda may pagkatotoo naman. Yung pananalita at pagkilos ng ating pong Jesus Nazareno ay nagagaya sa mga propeta, lalong-lalo na sina Elias. No? Lalong-lalo na sa mga naging matapat sa Diyos. Pero, para bang bahagi lang yun ng kabuuan. Hindi pa rin nakikita ng mga apostol na kung tutuusin, ang ating pong Jesus Nazareno ay siyang anak ng Diyos. At dahil siya ay anak ng Diyos, siya ang kaisa ng Ama, ang presensya ng Ama sa mundong ito. At ang kanyang itatatag ay hindi isang kaharian dito lamang sa lupa. Ang kanyang ipinahahayag ay ang kaharian ng Diyos, hindi lamang sa langit, kundi nagsisimula na sa pagdanas ng kabutihan ng malasakit ng Diyos sa katauhan ng ating pong Jesus Nazareno na itanim na ang kaharian ng Diyos. At ang kabuuan ng kanyang kabutihan ng malasakit ay mararanasan lagpas pa sa buhay na ito. Hindi lamang isang kaharian para sa Israel, kundi ang pagtitipo ng lahat ng kasapi ng sangkatauhan kasama tayo. Kaya ang mga apostol ay parang yung mga bulag o yung pinagaling na bulag. Siguro sa isang antas, nakikita nila pero malabo pa. Kailangan pa ng biyaya, kailangan pa ng paghihintay at pagsusumikap upang makakita ng mas malinaw. Para bang si Noe, unang pagpapadala ng kalapati, walang naibalik. Ibig sabihin, wala pang tuyong lupa. Wala pang tumutubong halaman. Kailangan pang maghintay. Pero pagkatapos ng ilang araw, nanumbalik ang ikalawang kalapating kanya ipinadala, may tanda na may lupaing tuyo na at maaari nang manumbalik sa lupa at bumaba sa arko. Parang tayo rin. Marami tayong hinihingi sa Diyos. Marami tayong kailangan. Hindi lang yung mga biyaya na kailangan natin sa araw-araw, pagkain, trabaho, sweldo, pambayad sa mga bagay-bagay. Pero may mga pangangailangan din tayo na pangmatagalan ang dating . Yung kakayahan nating patawarin ng kapwa. Yung kakayahang unawain natin ang ating mga sarili. Yung mga inaabangan natin na taon-taon na. Maari nating tignan na para bang pagkakataon para tanungin ng Diyos, bakit naman ang tagal mong sagutin ang panalangin ko? Pero sa isang banda, hindi kaya't ang gusto rin ng Diyos ay unti-unti niyang ibigay ito. O baka kailangan nating maging handa pa. May ibang mga bagay pa tayong kailangang pagsumikapan para maabot natin yun.
Kumbaga, mga estudyante nga, kailangan pang dumaan sa elementary para makapunta sa high school, para makapunta sa college. Kung yung trabaho nga, kailangan natin dumaan mula sa pagiging empleyado, contractual pa nung una. Aasa ka pa ng permanente. Aasa ka pa na ilang taon bago ma-promote. Hindi kaya't sa ating mga pinagkakaabalahan sa buhay, marami sa mga bagay na ito ang kailangan din ng pasensya. Kailangan din ng patuloy na pagsusumikap. Kailangan din ng sapat na pananampalataya upang makita na may mga bagay na darating sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Gaya ni Noe, gaya ng bulag. Kaya naman itong pasensyang ito at pagsusumikap ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Na sa ganoon ay matuto tayong hintayin ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay, ang pagdating ng Kanyang biyaya sa pagkakataon at panahong handa na tayong tanggapin ito ng buong buo. At sa pagpapatuloy ng misang ito, tanungin natin ang ating mga sarili, sa mga bagay na hinihingi at inaasahan ko, ano pa kaya yung kinakailangan pa ng kaunting panahon pa, kaunting pasensya at pagsusumikap pa nang matanggap at maranasan ko ito ng buo. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan mo kaming maghintay at maging mapagpasensya, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Hilingin natin sa Diyos Amang buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa Kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam sa pagkalinga ng Diyos, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat, naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus, na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na sa kanilang pagsusumikap ay maging tapat sila sa Diyos sa kanilang paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ay tinapay at
sa iyong kabutihan. Aming inialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pag-ibig ko sa'yo'y
magniningas, diway na bubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ang iyong panawagan, nalimutin ang sarili mong layang magdusayaring sakit na noong tamis o kay gaan pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ang napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, tapanatilihan may kubli. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ang napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Makapiling ka sa bawat saglit. Announcement po para po sa mga lumang palaspas. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa Pebrero 21, pagkatapos po ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito po ang siyang gagamitin sa us Wednesday sa Pebrero 22. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Ingat po tayo tuwing na.